Yes, Maya Payaldoke kayungan, mga nakikinig at tumututok, sumusuporta sa ating munting channel. Ayan, sa araw pong ito, ayan, naisipan kong gumawa ng content na patungkol sa mga Kapampangan words, phrases. At dahil po marami sa aking mga isinusulat na kanta, sometimes marami po yung Kapampangan. Para naman po makarelate yung iba at magamit na rin ng mga salita na aming ginagamit dito sa Pampanga at maunawaan po ninyo yung mga basic na salitang Kapampangan na inyong naririnig. So stay tuned lamang po kayo at tumutok dito sa ating munting channel. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pakisubscribe naman po at pakikalimbang ang notification bell. Salamat po! Sagot. Ganun yan! Ito na po! I see! Here's a romantic one! At so ngayon meron po tayong dalawang sets. Meron po tayong 25 basic Kapampangan words at ang pangalawa po ay 35 basic phrases. Yung mga basic phrases na ginagamit natin o ginagamit namin sa araw-araw at mga courteous expression. So, sa ating pong first set, yan po, umpisahan na natin ang mga salitang karaniwan po naming ginagamit dito sa Pampanga na mga Kapampangan para po malaman ninyo ang kahulugan mula sa Tagalog at papuntang Kapampangan. So, simulan na po natin. Ang number one is maganda. Nang ibig po sa ang kahulugan po sa Kapampangan ay maganda, malagu. Maganda, malagu. Yan po. Ang maganda sa amin ay malagu. Ang gwapo naman, ang ibig sabihin po niyan, gwapo, masanting. Gwapo, masanting. Yan po. At ang ate naman po, ang dito sa Kapampangan, minsan ginagamit din yung ate. Pero ang talagang ginagamit ng Kapampangan ay atche. Atche. Para pong che. No? Sa Tagalog po ate, sa Kapampangan, atche o achi. Ayan. Pagka kuya naman po, number 4, kuya sa Kapampangan ay koya or kuyang. Ha? Koya or kuyang. Number 5, ang tatay po sa amin ay kung minsan tatang, pero ang talagang Kapampangan na malalim ang pagkakasabi, halitang Kapampangan, ang tatay po sa amin ay igpa. Igpa. Ayan po, igpa. At ang nanay naman po ay ang pang-anim natin, nanay, mami or mama sa Kapampangan po ay ima or sa malalim na kahulugan ay indu. Ima or Hindu. Ayan po. Number 7 na po tayo. Sa Tagalog, batang babae. Sa amin po ang tawag sa batang babae ay inang. Inang. Po. Para pong nanay yan. Pero sa amin, inang. Ibig sabihin, batang babae. Pagka po batang lalaki, ito. Batang lalaki. Yan, number 8. Ito. Hindi po ito, ah. Malamang-lamang, malapit doon, pero wala pong H. Ito. Yan. Yan po yung batang lalaki. Number 9, ang malaki po sa amin, ayan ay, pagka malaki, maragul. Maragul. Ayan po. Sa Tagalog, malaki. Sa Kapampangan, maragul. Number 10, maliit. Sa Tagalog, maliit. Sa Kapampangan, malati. 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 Yan. At ang oo naman po, number 11. Ang oo sa Tagalog, sa Kapampangan, sa oo sa Tagalog, sa Kapampangan, awa. Awa. Or wah. No? Pag sinabi mong wah, medyo matigas po yun, parang nagagalit na. Pero pag sinabi mong wah, yan. Umaayon yan. Pero
oo pa rin po ang ibig sabihin ay sa Kapampangan ang kahulugan niyan ay awa, no? Ang hindi po number 12, ang hindi sa Kapampangan ali. Sa ang ibig sabihin sa English no. Hindi ali. Ayan po. Number 13, taon sa amin po. Taon or years sa Kapampangan banwa. Banwa, no? Number 14, doon sa Kapampangan karin. Pumunta ka karin, pumunta ka doon. Number 15, ito sa Kapampangan ini. Ito sa Kapampangan ini. Number 16, iyon sa Kapampangan ita. 16, iyon sa Kapampangan ita, malayo, no? O para third person. Number 19, araw. Araw sa amin aldo. 19, araw sa Tagalog sa Kapampangan aldo. Number 20, linggo sa Kapampangan domingo. No, domingo. Linggo, domingo. Yan. 21, umaga sa Kapampangan abak. Abak, no? Umaga sa Kapampangan abak. 22, tanghali sa Kapampangan ugto. Ugto sa Kapampangan yan. Tanghali ang ibig sabihin sa Kapampangan ugto. Yung madaling araw sa Kapampangan galingaldo. Galingaldo. Madaling araw po yan. 25, pagkain. Yan, sarap yan. Pagkain sa Kapampangan pamangan. Pamangan. Ha? Idadagdag ko lang po, no? Magiging 26 to. Yung kanin sa amin o yung rice, ang tawag namin nasi. N-A-S-I. Nasi. Yan po yung rice sa Kapampangan. Sa Tagalog, kanin. No? Yung pagkain, pamangan. So, yan po. Ang 25 pero naging 26 na mga basic na salita na ginagamit namin dito sa Pampanga. Now, pumunta naman po tayo sa 35 na mga salita o basic phrases na ginagamit namin dito sa Pampanga. For example, common na ginagamit po, number 1, kumusta ka? Sa Kapampangan, kumusta ka? Para magkahawig lang po, no? Parang parehas din, no? Sa Tagalog, kamusta ka? Sa Kapampangan, ko, no? Imbis na K-A, K-O, kumusta ka? Kumusta ka? No? Sa Tagalog, kamusta ka? Sa Kapampangan, kumusta ka? Yan. Number 2, dito sa ating basic, mga basic phrases, sabi mo, syempre, sasagot ka, mabuti naman. Sa Kapampangan, mayap naman. Ang mabuti po sa amin ay mayap. Mabuti naman sa Tagalog, sa Kapampangan, mayap naman. Number 3, ang ganda mo. Sa Kapampangan, kalagu mo. Tagalog, ang ganda mo. Sa Kapampangan, kalagu mo. Ayan, susunod. Magandang umaga. Sa Kapampangan, mayap ayabak. No? Magandang umaga sa Kapampangan, mayap ayabak. Ibig sabihin ng mayap, maganda o mabuti yung abak umaga. Pwede mo sabihin mayap abak. Kaya lang kung wala siyang ano, maglalagay tayo ng glide. Lagyan mo ng A, no? Instead na yabak lang, abak lang, lagyan mo ng Y. A-Y, no? Mayap ayabak. Meron siyang ano, meron siyang glide na A-Y, no? Para mag-ano siyang bigasin. Pwede mo sabihin, mayap abak. Medyo parang kulang. Pero mas madulas siya kung may glide. Pag sinabi mong, mayap ayabak. No? Okay, so tutuloy po tayo. Ayan. Number 5, magandang tanghali. Sa Kapampangan, mayap agat panapon. No? Sa
magandang tanghali pala. Yan, nagkasunod po dito. Maya pa, meron po tayo, Maya Payabak. Tapos pagkatanghali, ayan, sorry, no? Nalito ako ng konti. Sorry na, dali na, sorry na. God bless. Pagkatanghali, magandang tanghali sa Kapampangan, Mayap A Yugto. Mayap A Yugto. Yan. Pwedeng ugto, Mayap Ugto, pero parang bitin, lalagyan pa rin natin ng Y. AY, Mayap A Yugto. No? Yan, magandang tanghali. Paghapon, Mayap A Gat Panapon. Mayap A Gat Panapon. Yan yun po. Pagkahapon, paggabi, magandang gabi sa Kapampangan, Mayap A Bengi. Mayap A Bengi. Sa iba po akala nila bingi, hindi po. Bengi, hindi I. B-E-N-G-I. Bengi. Hindi po siya B-I, no? B-E po siya. B-E-N-G-I. Bengi. Instead of bingi, hindi po. Mayap A Bengi. Magandang gabi. Yan. Taga saan ka? Yan po sa Tagalog. Sa Kapampangan, taga Nokarinka. Tuloy po kayo sa Tagalog. Sa Kapampangan, Malaus ko po. Ayan. Mag-ingat ka. Sa Kapampangan, Mimingat ko. Ayan. Maligayang pagdating. Sa Kapampangan, ayan, Masayang Panyatang. Tagalog din po yung masayang, no? Masayang Panyatang. O, panyatang, pagdating. Pero, kain na. Sa Kapampangan, Mangan Tana. Ha? Pwede rin sabihin, Mangan Na. Ha? Pero pagka plural, maraming inaaya mo, Mangan Tana. Ha? Pag sinabi mong kain na tayo, Mangan Tana. Ha? Pagkain na, Mangana. Eh? Yun po. Ilang taon ka na? Yan po. Sa Kapampangan, Tilan na kang Banwa. Tanong sa Tagalog, anong pangalan mo? Nanu ka lagyu. Nanu ka lagyu. Or pwede mo rin sabihin, nanong lagyu mo. O ito, number 14. Ano ang gusto mo sa Kapampangan? Sa Tagalog, ano ang gusto mo sa Kapampangan? Nanong buri mo. Nanong buri mo. Yung buri po, ibig sabihin, gusto. Bakit ngayon ka lang? Kanta po yan, no? Sa Kapampangan, o ba't ngeni ka pa? Sa Tagalog, bakit ngayon ka lang? Sa Tagalog, sa Kapampangan, o ba't ngeni ka pa? Sa Tagalog, ang tagal mo. Sa Kapampangan, kalambat mo. Kalambat mo. Ayan. Ayan. Sasama ka ba sa Tagalog? Sa Kapampangan, tuki ka. Tuki ka. Yan, sasama ka ba? Tuki ka. Ayan, taga saan ka? Sa Tagalog yan, sa Kapampangan, taga Nokarinka. Or tiga Nokarinka. Taga or tiga Nokarinka, acceptable po yan, pares yan. Ito po, pagod ka na ba? Sa Kapampangan, mapagal na ka? Number 20, anong problema mo? Sa Tagalog, sa Kapampangan, nanong problema mo? Yan. 22, ihintayin kita. Sa Kapampangan, panenayan na ka. 23, mauna ka na. Sa Kapampangan, muna na ka. Yan. Kailan ka uuwi? Yan, Tagalog po yan. Sa Kapampangan, kapilan ka muli. Yan. Anong oras na? Sa Tagalog, sa Kapampangan, nanunang oras. Yan. Namatay ang aso. Anong pakialam ko, hindi po yan. Namatay ang aso. Sa Kapampangan, meteyeng aso. Yan. Sumisid ka sa ilog. Sa Tagalog, sa Kapampangan, sungab ka keng ilog. Pwede niyong palitan. Sungab ka keng dagat. Yan. Sumisid, ang ibig sabihin po, sungab. Umakyat ka dito. Yan, sa Tagalog. Sa Kapampangan, sampa kakini or mukyat kakini. Yan. Umakyat ka dito. Pwede po yan. Umakyat ka dito. Pwede yung sampa kakini or
mukyat ka, Kenny. Yan. 30, busog na busog ako. Nakapampangan, mabsi kong mabsi. Yan. 31, ang sarap ng ulam. Nakapampangan, kanyamaning ulam. 32, magluto ka ng kanin. O magluto ka ng kanin. Ayan, manese na ka. Pag ang niluluto po kasi kanin lang, ang sinasabi niya dyan, manese. Pero pag pagka general siya, magluto ka na, kasama na yung kanin, syempre, magluto na ka. Binaligtad po yung kana. Binaligtad, no? Alam mo yung iba eh, unique eh. Yan. Napuyat ako sa Kapampangan, may puyat ko. 34, ayoko niyan sa Kapampangan, ekuburi yan. Yan. And last, natapos na po sa Kapampangan, mayari na po. Ayan po. Sana po ay meron kayong natutunan na mga iilang salita ng Kapampangan na words and phrases. At kung gusto pa po ninyo ng iba pang mga salitang Kapampangan at may mga katanungan kayo, mag-comment lamang po kayo, no? At paki-subscribe na rin po ang ating channel. And tuloy-tuloy po ang ating pag-upload ng mga content, ng mga informative, mga jokes na pwedeng makapagpaligaya o magbigay ng giya sa ating mga taga-tangkilik. So, ito po ang inyong lingkod, Tirso Romantico, ayan po, TV. Lagi po ninyong abangan ang ating mga uploads para po mai-share ko po sa inyo ang mga munti kong nalalaman sa iba't ibang aspeto ng buhay. Maraming salamat po, Tirso Romantico.